Ayan, and we are now live. Gold morning, everyone. Again, gold morning, everyone. Yes, gold morning po kasi kaya kamakailan lang nanalo po si Heidi Lynn Diaz ng gold medal. Finally, after 92 years, Philippines has won the gold Olympic medal. Amen po ba? Yes, gold morning din po yung mga nasa live. Binabati po kayo yung mga nasa bahay. I hope you are feeling good and you are feeling well. Kindly comment down po kung nasaan po kayo. And of course, kung sino po yung mga kasama ninyo. Amen? And let me also take this opportunity. Pwede po bang i-share natin itong live natin sa ating mga news feeds, sa ating group chat, and of course, sa ating mga kaibigan and family members. We can also tag and mention our disciples, our friends, our classmates, and of course, our neighbors. So good morning and gold morning to all of us na nandirito. Amen! Alam niyo po ba, gusto niyo trivia? Okay, trivia. Alam niyo ba ang gold Olympic medal is 92% silver siya? At 6 grams gold. 6 grams gold lang yung gold medal na yon. Pero it's not about the content, but it's what it represent. Kung ano yung rine-represent nito. And Heidi Lynn Diaz won. Nanalo po siya. And you know what? Meron pang nanalo. 2,000 years ago, merong nanalo. Amen? And this person is Jesus Christ. 2,000 years ago po, nanalo na si Jesus. He overcame death, conquered our sins. And meron po yung cross. Who it represents the success, it represents, and it symbolizes na tayo po ay nanalo. Amen po ba? Amen. So let us approach God with a humble heart. And of course, with a victor's heart, knowing that He will answer our prayers. Amen. Let us pray. Heavenly Father, good morning. And Lord, we are grateful today, this wonderful morning. Lord, we see the sun shining. Lord, this morning is a very special morning because this is your day. And today, we look forward to our fellowship with you. Father, help us, Lord God, to release everything this morning. And we look forward, Lord God, in worshiping you and have fellowship with you. We pray also for our personal growth and development as a Christian, that we will become a light to our house, to our family, to our community, to the nation, O Lord God, that we will become the nation transformer. Lord, help us to become that person. Help us to develop our abilities, our skills, our talent, O Lord God, to become a light. And the same time, we pray for the safety and protection sa bawat isa po na nandirito, to every family out there, especially Region Caro, Lord God, sa mga nangyayari na baha, sa mga nangyayari na erosion. Father, we pray for the protection, O Lord God. Be upon us, O Lord. Be upon our family. Continue, O Lord God, to shine on our family. Help us to see that silver lining, O Lord God, that despite every negative things that is happening, we believe that you are in control in this nation, in our community, in our family. But Lord, most importantly, in our life, we continue to give it towards you. Father, we pray, of course, for the weather. Continue, O Lord God, to make it good. We look forward, Panginoon, for a good weather kung saan kami mag-evangelize, kung saan kami mag-share ng word mo. At the same time, to have fellowship with our family, to have fellowship with our friends, and to enjoy our life, Lord God. And we are grateful for everything that you are about to do. And Lord, today we look forward in our worship. And this we all ask in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At isigaw natin ang hallelujah in 3, 2, 1. Hallelujah! Hallelujah.
Amen po ba? Hallelujah. Binibigay po namin yung puso namin, Panginoon, para sa iyo. Na Lord, makita mo po, Panginoon, yung commitment ng bawat isa. Na hindi po nila binigay yung oras nila para lang sa wala, Panginoon. Hindi po nila binugol yung oras nila para lang po sa kung anong gusto nilang gawin. But Lord, nandito po silang lahat, Panginoon, to praise you. Worship you, O God. Sa oras na ito, Panginoon, i-open po yung heart namin. I-open po yung mind namin, Panginoon, to receive your word, to understand your word, O Father. At Lord, sa aming pag-worship ngayon, Panginoon, ay maramdaman namin yung presence. Thank you so much, O God, for everything. Thank you for your doing in our lives, O Father. At sa mga gagawin mo pa sa buhay namin. God guard my heart, my head inside.
Sa oras na to, ano ba yung mga napagdaanan natin, mga maling nagawa natin, iiwan natin dito ngayon, surrender natin sa Panginoon. Na hindi lang tayo pumunta dito para makita yung mga kasama natin, para makita yung mga kakilala natin, but Lord, but ngayon, pumunta tayo dito dahil para pagpurihan ng Panginoon. Pupunta tayo dito para isuko natin yung mga kasalanan na gawa natin, lahat ng mga negative na nangyari sa buhay natin. Iwan natin dito. At lalabas tayo dito ng malaya. Lalabas tayo dito ng walang dinadalang mabigat sa sarili natin. Lalabas tayo na dito na ang dala natin ay ang
papuri natin sa Panginoon. Ay ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Come on, sa mga naka-live, pwedeng maki-join kayo sa amin na mag-pray kayo at isurrender nyo yung mga nagawa nyong pagkakamali sa Panginoon. Hallelujah. Because there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Na kung ano man yung mga negative na nagawa natin, I claim it in the name of Jesus na dito ay mawawala yan. Hallelujah, Lord Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat ng pinalaya ng Panginoon ay pumalakpak. Sige pa, come on. Yung palakpak ng pinalaya. Amen. Amen. Wow. Truly, tayo ay pinalaya ng Panginoon. Amen. Ang sarap ng magpuri ka sa Panginoon at alam mo na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. And you know what? Let me share. Sabi dun sa Matthew 6 verse 33, sabi niya doon, if we prioritize God, all our needs will be added unto us. Amen po ba? So right now, my challenge is for us to start prioritizing po yung kingdom ng Panginoon. We will start to give our resources. Ibibigay po natin ang ating mga tithes and offering sa Panginoon. Amen. Are you guys ready? Yes. May I call yung mga usherings natin. Magbibigay tayo ng ating tithes and offering. And of course, sa atin po, meron po tayong envelopes na makukuha nyo po dito sa baba, dito sa mga ushers natin. You can always get an envelope kung saan po ninyo ilalagay yung mga pera ninyo. And to all po na nasa Simba Live, I am also encouraging you kapag kayo po ay hinihipo ng Panginoon to give, huwag nyo pong hadlangan. So I encourage you to give po. Meron po dyan naka-flash, dyan ang ating account number. Ayan. So nandyan po ang ating Metro Bank. So you can always deposit po sa ating online banking. And of course, if you can do it online banking, you can always have your cell leaders with you. You can always give it to them and sila po magpupunta dito sa church. Amen? So I encourage po lahat ng mga nasa Simba Live, huwag nyo pong hadlangan na ang nasa bahay lang kayo eh, hindi na kayo makakapagbigay. Amen po ba? Have that opportunity to give sa ating Panginoon and prioritize His kingdom. And let's pray for our tithes and offering. Heavenly Father, we are always grateful for what you are doing in our lives. Lord God, sa mga nagbigay, I pray that you continue to bless them. Show to them, O Lord God, that truly you own everything and you are in control of everything. I pray that you bless their work, their job, give them opportunities. You bless their businesses, O Lord God. I pray for their careers, for the students, O Lord God, to be productive sa kanilang pag-aaral. Lord, I believe, O Lord God, that as we give our love towards you, Lord, you will show to us great and wonderful things that we have not yet experienced and what we have not yet seen, O Lord God. And we prepare us, O Lord God, to have that right heart in order to receive those things from you. Huwag niyo pong hahayaan na mawawala kami sa landas because of money, but Lord, help us to manage and give us wisdom, O Lord God, to handle our finances and also to become a blessing to our family, to our community, and to our friends, O Lord God. And this is all I ask in the name of Jesus. Amen. Jeremy, halika dito, Jeremy. Ayan. Jid. Kubi. Halika dito. Ayan, lagyan nyo sa harap. DG. Ang dami kong nakikita sa pangalan mo, iba-iba. Ayan. Meron pa dito isa. Para yung mga nauli pa dyan na habol, at least meron pa silang uupuan. Okay, so meron pa ba ang gustong umupo dito sa harap? Mga magaganda. O si Dayan, halika dito, Dayan. Ito ka sa harap. Para naman yung may hahabol pa dyan ay dyan sila uupo. Okay, so we encourage you po na
Yung first service po rin po natin ay medyo bakanti pa. At we encourage nyo na at least kung wala talaga kayong pupuntahan naman sa umaga, punta na kayo. Amen. Amen. Kung kayo ay palaging nahuli sa pagising para pag balik uli yung normal tayo, at least naka-adjust na kayo muli. Amen. Okay, so at least may bakanti pa naman dyan. Kaya we encourage you kasi sa chat box po natin na pupuno yung second service natin, yung ganitong oras para hindi po tayo masyadong crowded dito sa second service natin. Okay, yung iba siguro. Nandito pa rin kayo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations, nandito ka. Okay, so praise the Lord. At dito naman yung mga first timer natin. Ay may isa, in-invite ni Andy. San si Andy? Nandun sa likod kanina. Nakita ko dyan kanina. Si ayun, ganyan, taas mo lang kamay. Ayan, so ito naman si Burnett, in-invite niya yung kanyang pinsan, si Joseph Inopes. Joseph, ayun, yung parang nasa likod din. At second time niya, si fifth time naman, yung in-invite ni Michael, si Jericho Velasco. Ayun, ni Jericho. Okay, so at yung mga hindi pa nasulat dito na iba, ay welcome ang bawat isa at yung mga dati rin na nandirito, welcome pa rin. Welcome pa rin, Jeremy. Amen? Kaya sabi mo uli sa katabi mo, welcome. Kahit dati na yan, welcome mo pa rin. Amen? Okay, so pakisaksak mo nga yung grant yan, saksakan para alam ko yung oras ko, kung anong oras ako mag-i-stop. Okay, so at least mayroon pa tayong mga oras. So gusto ko lang mag-testify si Ayman. At kung pwede rin si Glidel, pwede rin mag-testify. Umuwi sila nung Saturday dahil yung namatay yung kanilang lolo at bumalik sila nitong Wednesday. Kaya halika kayo, mag-testify kayo. Kung ano ba yung napuntahan nyo doon. Okay. Huwag kayong matatakot kay Ayman kasi from buntok ito lumaki kaya yung salita niya, baka akala nyo nagagalit. Pero normal lang sa kanya yon. Minimum. Last week, namatay po ang aming grandparents, ang ating grandfather. And, of course, masakit, tama. Kasi nga, namatayan ka ng grandfather. But actually, before pa mag... bago pa ako bumalik dito sa Baguio, I think that was November nung unang nagkasakit yung lolo ko. I had that critical thinking na, teka lang, ilang taon na tong lolo ko, baka 5 years na lang kukunin na ni Lord. Kaya kinompute ko talaga siya. Sabi ko, kung 5 years kukunin to ni Lord, once a year lang kami magkikita, ibig sabihin, meron lang kaming 5 meetings together. Tama? So kinompute ko talaga yun. So sabi ko, wait, ngayon na nagkasakit yung lolo ko, I want to serve. Gusto kong i-grab yung opportunity to serve my grandfather. Kaya po nung na-hospital yung lolo ko, ako po yung nag-volunteer na magbantay or mag-tumingin sa kanya sa hospital. And it was a joy. It was a joy to serve yung aking lolo. And 2 weeks ago, before siya, 2 weeks ago before siya mamatay, or I think 3 weeks ago, pumunta na rin ako ng Busao. Sabi ko, kailangan kong pumunta ng Busao in order to talk again sa aking lolo. That will be our second meeting sa aking lolo. So binibilang ko nga, knowing na yun na pala ang aming
ayayatak si kangalulok. And then I also thank him because pinalaki niya ng maayos yung mga anak niya. Of course, si Nanay Grail, yung father ko, I thank him because of yung courage na meron siya, yung pagiging role model niya. Diba? Meron yung times actually kahit na bat nung pag nag-gathering sila, pag umuwi sila, meron yung times na naririnig ko talaga siya as a father talking sa kanyang mga anak, ina-advise niya yung mga parents ko. And of course, yung kapatid ng father ko, naririnig ko yung advice and na-amaze talaga ako. So that moment, nung kami naman, yung one-on-one na kami, I grabbed that opportunity to ask everything na question mark sa utak ko tungkol sa mga magulang ko, sa amin na mag-aapo, and of course, personal questions. Diba? I ask a lot of personal questions talaga sila. For example, sino ang paborito mong apo? Diba? Akala ko nga. Hindi ko naman in-expect na ako kasi alam kong pasaway ako na apo. Ayan. Iniintay ko na banggitin niya yung pangalan na Ajiba. Si Ajiba yan? Or Hope? Or Grant? Pero hindi niya tinuloy eh. Ayan. So, I had that privilege to talk with him, have that spent quality time, ask about my parents. Tinanong ko din siya, ano bang klaseng anak yung tatay ko? Yung mga ganong klaseng bagay. And a lot of personal questions. And I thank God because God gave me that opportunity to have that quality time with my grandfather before he died. And I think it's a lesson really. And it hurts a lot, especially seeing your father na struggling or meron yung makita mo yung concern sa kanya. But I was blessed to see nung pag-uwi namin sa Busao, my father was calm, relaxed lang siya, composed na talaga siya. And I know na kasi sabi ng father ko, nagpaalam daw siya ng gabi yung grandfather ko. So I know na even my father, nasabi niya na yung gusto niyang sabihin sa lolo ko. And yun, siguro a reminder for us na habang buhay pa po ang ating mga parents, ang ating mga grandparents, sabihin na natin. Kasi talaga, hindi ko alam yung ipapanalangin ko nung sinabi ng father ko na malala na. Ang iniisip ko, ano yung papanalangin ko? Lord, extend pa yung buhay niya. Pero meron yung peace na kasi sa akin, or meron yung Lord, ang panalangin ko na lang is yung mga maiiwan. So, sina dad, sina lola, of course, yung mga anak niya. And I am really thankful kay Lord because of that opportunity din. I had that dream ngayon na tumatawa kami na umalis ng Busao. And you know what? It happened. After talaga nung lamay, we had that bonding. Inakap namin si Lola, si Dad. First time ko makita yung tatay ko na umiyak sa harapan ng kapatid ko. Kasi umiyak talaga eh. And it was a joyful experience also. I thank God really for using our grandfather to have that quality time. And yun lamang po. Okay, so God bless. Kaya po, yung challenge kanina na pag yung mga buhay pa, yung mga parents, kapatid, mga lolo, lola ninyo, ay pakita nyo na po yung pagmamahal nyo sa kanila. Amen. Hindi yung patay, saka mo na lang yakap-yakapin, kausapin, wala na, hindi na rin maririnig. Mas magandang habang buhay pa, ipakita nyo na yung pagmamahal sa kanila. Amen. Amen po ba? Okay, thank you, Ivan. Okay, mag-comment lang po kayo dyan kung still na mahina pa at kung nakikita nyo na yung mukha ko dahil vision pa naman yung pag-usapan natin. Okay, so at least we appreciate yung bawat isa na nandiyan sa ating online. Okay, makipag-engage po kayo sa comment. At least para makita naman namin at least kasakasama rin kayo. Okay, so salamat sa pamilya po ni Pastor Kino Bitong, ang aking father of faith. At salamat sa pagpapagamit mo sa Panginoon dahil wala nang tumatayo dito sa harap kung wala ka rin na nagpagamit noon. 30 years ago. So at least magpagaling ka, Pastor, may paggagamitin ka pa ng Panginoon. So we appreciate yung mga
nandiyan sa mga online po natin, mag-comment-comment lang po kayo, makipag-engage sa comment. Okay, so punta na tayo sa ating topic. Dire-diretso yung ulan, almost 3 weeks na. At salamat naman, medyo napagod si ulan. Para man naman matuyo yung mga damit natin, diba? Kasi mahirap eh. Kailangan yung magpa-dryer ka para matuyo yung damit mo. Ay mababaho na yung mga damit na mahirap matuyo. Pero salamat naman na at least may damit pa kayong naiwan kaya nandito kayo. Amen. Okay, so sabi ko last month na last Sunday, yung focus po natin ngayong one, it's about vision. So ito po yung dito po tayo iikot nitong buwan ng August, about vision yung ating pag-uusapan. Okay, so dito po sa Proverbs chapter 29 verse 18. Sabi po dito sa Tagalog, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ulitin ko, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Dito sa English version, sabi dito, where there is no vision, the people perish. So other word po yung perish ay sabi doon na to become barren or to go backwards. Kaya yung title po natin ngayon ay where there is no vision. Sabi mo sa katabi mo, where there is no vision. Okay, so may Japanese proverb, sabi po dito, without a vision, without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Pag sa Tagalog, ang pangitain na walang gawa ay nangangarap ng gising. Yun ba sa inyong paboritong awitin yung nangangarap ng gising, nakatulala sa hangin? Ang gawang walang pangitain ay bangungot. Ulitin ko, ang pangitain na walang gawa ay nangangarap ng gising. Ang gawang walang pangitain ay bangungot. So dito po, ano bang ibig sabihin nitong vision? Sabi mo sa katabi mo, what is vision? So meron lang po tayong tatlo na tingnan po natin definition ng vision. Last Sunday po, yung texting po natin, yung Habakkuk, yung ginamit po rin na word doon ay revelation. Other version, yung word na vision. Pag sa Tagalog po ay pahayag. Kaya may Bible po tayong pahayag. Last book ng New Testament, yung Revelation. Nire-reveal o inihahayag yung mangyayari in the future. Kaya hindi pa po yung vaccination, hindi pa po ito yung pang 666. Hello, huwag kayong maniniwala kung ano yung mga pinagsasabi na misinformation. Hello? Tumahimik kayo. At ito po ay palapit na po tayong papunta na talaga doon. Kaya makikita mo, palapit yung iba na meron nagkaroon na nung, I think 2018, 2019 yung one world religion, nagpirma na yung mga malalaking religion, pinaplano nila uli yung one world government. At ito po ay na-reveal na po doon sa revelation. At yung mga matatakan sa kanang kamay nila ng 666 at doon sa noo, and I hope na wala na tayo doon pag dumating yung great tribulation na yon. Hindi ka nakasama, sana doon. Amen. Rarapture muna tayo, kunin tayo ng Panginoon. Kaya nakikita po natin yung nangyayari na ay nakita natin at least nakukontrol na, di po ba? Kaya nito nga pong nagkumustahan kami sa mga taga-NCR pastors nitong Wednesday, Friday, prayer group namin. Pinabalitan nila yung nangyayari din sa kanila. Kaya yung iba, wala po talagang physical gathering. Talagang online gathering sila. Kaya enjoy na po natin. Pag may physical gathering po tayo, pumunta na kayo. Amen. Kasi pag darating uli yung babalik nila yung isecure dito sa atin at sabihin uli nila walang mass gathering, at least nakapag-physical gathering tayo. Almost yung iba, 1 year mo na makita. Makita mo na, nakalimutan mo na yung mukha, eh, mahaba na yung buok. Hindi ko nga mapapansin, ikaw ba yan? Sabi ko noon. Kaya enjoy na natin, pag may physical gathering tayo, pumunta na kayo. Amen.
Kaya pagbalik uli sa ECQ, o yung unang nangyari noon ay at least may online naman tayo para magkita-kits pa naman tayo habang pwede pa tayong makapag-physical gathering. Okay, so ito po yung revelation ay ito yung pahayag. Ano pa? Yung vision na ito, dream. Sabihin mo nga, dream. So hindi po ito yung panaginip na kung ikaw ay natutulog at ikaw ay nananaginip, kundi ito po ay yung inspirasyon. Sabihin mo sa katabi mo, inspirasyon. Yung iba raw, magkipag-girlfriend sila o boyfriend para raw may inspiration daw. Pero hindi pala, bakit tumigil yung pag-aaral, eh, hindi pala inspiration. Yun na naging sagabal na, hindi na nakapagtuloy sa pag-aaral dahil may bumukol na. So meron po yung unknown author, sabi po niya dito, to accomplish great things, we must first dream o yung visualize. Ulitin ko, to accomplish great things, we must first dream o itong visualize. Kaya po, napakaganda. Yan kung natin yung agtagtaga-inip ka. Hello? Eh, wala namang bayad yun eh. Meron pa bang bayad kung ikaw yung nangangarap din? Di po ba? Libre? Kaya habang libreng mangarap, mangarap ka na. Amen? Dahil wala namang bayad eh. Hello? Amen? Mas magandang mangarap ka talaga, at least yung pang magpupus sa'yo. So hindi lang po yung revelation o dream, ang ibig sabihin ay ito yung mental picture. Sabihin mo nga, mental picture. So the ability to see in your mind's eye the way things ought to be. Buba itong mga arkitekto na ito, sila po yung nag-design ng mga buildings na magaganda. At from zero, titingnan nila yung location, yung luti, flat man yan o slope. At dyan na ay talagang naano na sa kanilang utak bago nila maidodrawing yon. Amen. Kaya yung makikita nating mga nagagandang mga buildings, may mga arkitekto po yon. Amen po ba? Bago pa naging physical na nakikita mo na. So nandoon na yung mental picture sa kanilang isip, ano ba yung gawin nilang design, saan ba yung pintuan, saan ba yung labasan dito, at yung design nila na magaganda, doon nila ilalagay. So kailangan po natin ng Diyos na magbigay sa atin ng pangitain. Amen. Amen po ba? Para ibunyag sa atin yung mga hangarin at yung pangarap na meron tayo at bigyan tayo ng matang makita ito. Amen. At gawin nating makatotohanan para hindi maging nangangarap na gising lang o para hindi maging nightmare. Amen. So dito po sa ating church ay we are visualizing kung ilan pa yung mga leaders pa na madidevelop natin, mga potential leaders. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo lang. Mukhang leader ba yan? So ngayong taon po ay binaba po ng ating mentor yung Power of Three. At sabi niya yung at least may madadagdag na tatlong leader, mayroong madadagdag na tatlong cell member, madadagdag na cell leader, at may madadagdag na tatlong invites. At yun po yung challenge na doon sa Power of Three. Kahit hindi na marami pa, kahit doon ka lang mag-focus, doon lang kayo mag-focus ngayong taon. At bago naman ito magtapos, ugos na po tayo. Mayroon pang apat na buwan pa na naiiwan at gawin na natin. Amen. Ilan po ba sa inyo dito may maraming kaibigan? Si Andy lang ba? Kanina po walang invite eh. So at least kanina naman, ngayon naman, di naman tayo na zero. At least may isang in-invite si Andy. Hello. Lakpakan naman natin mga nag-i-invite. Dahil hindi mo alam yung in-invite mo, eh, baka magiging missionary yan. Hello? May magiging Apostle Paul din. Kahit hindi mo alam, yan pala yung ginamit ni Panginoon dahil sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutang mag-invite.
O doon po sa inyong mga cell groups, ay huwag niyo pong pabayaan na maging walang yung walang bunga. Hindi lang sana yung kayo-kayo. Kung bakit may purpose po tayo, may mga cell groups po tayo para yan po ay mga evangelism na ginagawa natin. Invite niyo yung mga kaibigan ninyo, kakilala niyo pa yan. Amen. Ba't walang mag-i-amen na? So ito po na kung bakit may ginagawa rin tayong proseso dito, yung tinatawag natin na LCSOL. Life Class, School of Leaders 1, 2, and 3. Kaya dito po sa church natin, parang pinaka-Bible school po itong ating ginagawa. Kaya po tina-challenge ko rin itong mga primaries din, kung nakatapos man sila ng SOL 3 at gusto pang mag-aral pa ng aangat pa, eh meron naman tayong Bible school. Amen. Amen po ba? So yung pang reporting po na nakikita nyo sa ating chat box, hindi lang po post-post yun. Ito po yung mga potential cell leaders natin na talagang matyaga din silang nagsi-cell group. Kaya nagpo-post din sila. Amen. Inasamahan din po sila ng kanilang mga cell leaders para sa susunod ay at least mag-develop din sila ng iba. At least dumadami po tayo na marami pang ma-open pa na mga cell groups natin. Amen. Ito pong ilan ba yung purok natin, Brother Ilmer? 33? 32. So, 32 puroks tayo. So, kung lagyan natin ng per isang leader sa isang purok, at least kailangan natin pa ng 32 na cell leaders para yun ang hahawak per purok. Pag hindi makayanan ng isa, dagdagan pa natin para at least kung mag-lockdown-lockdown man uli, at least mag-home church na tayo, mag-house church na tayo. Amen. Kaya po, nung wala pa tayong online, at least naman itong mga primaries, ay sabi ko, kayo na ang mag-gather-gather dyan sa mga bahay-bahay ninyo. So we appreciate po yung mga leaders natin na nagpagamit at meron talaga yung sabi niya na challenge talaga na magbasa ng kanyang Bible na hindi pala madali rin no, mag-prepare, sabi niya. Kaya po, ito na napakaganda. Amen. Magpagamit tayo sa Panginoon at tayo po ay gagamitin po ng Panginoon. So sabihin mo sa katabi mo, we must have visions and dreams. Lagyan nyo naman ng diin para naman walang diin. Ulitin mo, tignan mo siya sa eye-to-eye contact. So, ilagay nyo dyan sa chat box po ninyo, we must have visions and dreams. So, kailangan po natin yung mind of Christ na ito po yung magbibigay po sa atin ng perfect picture. Amen. Amen po ba? Pag tamang behavior, tamang pag-iisip. Sabi po nga ng ating mentor na palaging sinasabi sa atin, kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. Ulitin ko, kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. Pag hindi tama ang galaw, pag hindi tama ang pananaw, may tama. Yung iba sabi nila, may sayad daw. Kaya po, dapat tama ang ating pananaw para tama rin ang ating galaw. Amen. Kaya po ito, nag-start sa ating mind, yung mental picture na ito na kailangan po natin. Hindi po yung own desires po natin, pero yung vision po na manggagaling sa Diyos. Amen po ba? Yung vision na manggagaling sa Diyos, pangitain na galing sa Kanya. So yung quotation po dito na what the mind of Christ can conceive and believe, it can achieve. Amen. Kaya itong vision po na ito is a perfect picture ng pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya I hope na maliwanag sa atin ano ba yung ibig sabihin ng vision. Kaya po yung church natin, bakit meron tayong vision? Pagpupunta po kayo sa companies o other mga private na institution, meron po silang vision. Kaya po kung mag-apply kayo ng trabaho ninyo, dapat tingnan nyo muna ano ba yung vision ng company na yan. Hindi lang kayo mag-apply para interview nila kayo para may maipakain ako sa pamilya ko. Hindi.
maging malaking contribution ka dyan, bakit ka nila i-hire para maging tulong ka sa company rin, kaya nangangailangan sila ng hiring. Amen. Alamin ninyo ano ba yung vision nung company na yan na pag-a-applyan ninyo para doon ka sasama kung ano yung vision nila. So dito sa church natin, hindi lang po tayo taas-taas ng kamay, awit-awit, simbawe-simbawe, sabi niya Zimbabwe daw. Pero may vision po tayo, hindi lang tayo gumagawa ng programs natin, ang mga activities natin. Sabi nga raw ng iba, bakit? Ano bang klaseng simbahan yan? Halos maghapon na kayo. Halos sa isang linggo, ilang beses na kayo na pumupunta dyan. May rason po. Amen. Hindi naman Lunes hanggang Linggo. Amen po ba? Okay, so ito po yung pangalawa, yung the importance of vision. Sabi nyo, the importance of vision. Iti kinapatag, iti ko na tayo nga termata. So ito po ang susi na nagbubukas ng pintuan ng opportunity na ito. So ang vision po na ito o ang pangitain po na ito, ito po yung driving force na magdadala sa atin kung saan yung gusto nating pupuntahan. Amen. Amen po ba? Sabi ko kanina, hindi sa pang sarili natin, sa pang sarili mo, kundi sa kagustuhan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Palagi kong ulitin na sabihin yung sabi ni Dr. Miles Monroe na the tragedy in life is not death, but living without a purpose. Yung trahedya raw sa buhay, hindi yung kamatayan, kundi yung nabubuhay ka na walang purpose sa buhay mo. Bukas po, ililibing namin yung asawa ng aking pamangkin. At makita natin, araw-araw, mayroon namang namamatay. Mas marami namang naipapanganak. Hello? Ang mahirap nga lang, kahit kung hindi naman COVID yung ikinamatay, ay kung sabi nilang COVID, i-declare na critical, hindi naman lahat na ganun. Para mas malaking makukuha pa, lalo yung mga may PhilHealth. Kaya po mas mahal na yung COVID kaysa doon sa mga bypass operation. Hello. Ang hirap, halos maririnig mo na COVID na lahat, anong kinamatay? COVID na. Kaya puro ano na yan, nakikremate na sila diretso. Okay, so ito po na makita natin mga kapatid na dapat ay makita natin yung importance ng vision sa ating buhay, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Doon sa ating pamilya, sa ating marriage, sa mga may asawa, okay? Ating negosyo, doon sa ating trabaho, dito sa ating church at sa ating ministry. Kaya po napaka-importante itong vision na ito, parang gasolina ito. Parang sasakyan, pag may gasolina yan, aabanti po. Pag ubos ang gasolina, hindi aabanti yung sasakyan. Hello? Hello? Tumakbo ako nitong week, bakit biglang tumigil yung motorsiklo ko, nagalaw pala yung dun sa baba niya na nai-off. Yun, naubusan ng gasolina. Kaya tisini-on ko, tis umandar uli yung sasakyan. So ganun po yung vision, ito po yung parang sasakyan na magdadala sa atin, sa ating pangarap na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Ito pong si Joseph na ito, kilala niyo si Joseph, yung anak ni Jacob. 17 years old po siya, kabataan pa lang, ay talagang may pinakita ng Diyos sa kanya. Ngayon, yun lang po ay mali lang yung pinagsabihan niya eh. Alam naman niya itong mga kuya niya, ayaw na ayaw siya. Dahil siya pa naman yung paborito sa kanilang mga anak. Kaya binigyan siya ng kanyang ama ng coat na iba-ibang kulay. Magkaroon siya ng dream, ay sinabi sa mga kapatid, ay instead na matuwa sila, mas nagalit pa sila. Hello? Pero yung kanyang dream na yon, nagkatotoo po. Basahin nyo lang sa last chapter ng Genesis. Nung lumuhod sa kanya yung kanyang mga kapatid, humihingi ng kapatawaran dahil
na ilibing niya nung kanilang ama, baka alam nila maghihiganti itong si Jose sa kanila. Siyempre, nasa posisyon na siya eh. Umiiyak sila at sabi niya, yung evil na ginawa niyo sa akin, ginawa ng Diyos na mabuti para sa kabutihan ng mga tao, para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kung isipin mo siguro yung nangyari din sa buhay ni Joseph, biruin mo, 17 years old that time, bininta siya ng kanyang mga kapatid, 13 years po yung process na nangyari sa kanya. Pero yun pala yung pinadaan ng Diyos sa kanya ng kanyang training dahil siya pala yung ilalagay niyang pinaka-pangalawang, pinaka-prime minister doon sa Egypt. Hello? 13 years. Kaya 30 years old po siya that time nung iluklok siya ni Pharaoh na pangalawang pinakamataas doon sa Egypt na yon. At doon niya nakita pala, sabi niya, na kahit evil yung ginawa niyo sa akin, ay ginawa ng Diyos pa rin na mabuti. Kayo rin mga kabataan. Mga bataan, tignan mo ngayong katabi mong kabataan din. May pangarap ka ba, sabi mo sa kanya? Tanungin ko, may pangarap ba yan sa buhay? Bakit siya nag-aaral? Ano ba yung pangarap niyang maging? O yung gusto niyang vocation niya o yung trabaho niya na gawin niya? O maging negosyante ba yan? Hello? Kung naging employer siya, at least maging blessing pa sa kanyang mga empleyado. Appreciate po yung mga Christian na mga malaking mga businesses. Bago pa sila mag-start, at least in 15 minutes, meron silang devotion, prayer, para ma-sharean din yung kanilang mga empleyado. At hindi mo alam yung katabi mo, baka milyonaryo din yan, tingnan mo nga. Kung saan ka man ilagay ng Diyos, ay maging ilaw sana tayo. Amen. Kung sa trabaho mo, dyan ka inilagay, kahit mababa man yung position mo, ay huwag kang mahiya na kung may opportunity ka na i-share yung Word of God sa kanila, bahagi mo na. Amen. Doon din sa yung pamilya. Sa atin po, hindi po lahat ay believer yung mga families natin, pero tayo po sana ay maging ilaw din sa kanila. Amen. Amen. So ito po, vision is important because it provides passion. Kaya napaka-importante po ang pangitain na ito. Amen. Tingnan niyo po yung taong mga walang pangitain sa buhay. Tawanan. Kesera-sera. Kumpurmitan. Patapon yung buhay nila. Kamwatmi na lang. Uray anyatan. Hello? Pero yung mga tao, nakikita nila yung importance ng vision sa buhay nila, meron silang ginagawa. Amen. So hindi lang po yung what is vision, the importance of the vision, pangatlo po dito yung differences of vision. Sabihin mo nga, differences of vision. So, ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, differences of vision. Una po dito yung some have no vision. Tinitingnan ko naman dito sa atin, sa physical ay may mata tayo. Ano po ba yung purpose ng mata? Para makakita, di po ba? Pag wala kang mata, ibig sabihin bulag, ay napakahirap eh. Pinakamata mo na lang yung tungkod. Iba siguro, makita naman natin yung mga bulag, may nag-aalalay sa kanila, lalo yung mga anak nila, at least ginaguide po sila. So ito po, meron din yung tao na walang vision. Ito po yung klase ng tao, ito mga pessimistic people. Mga negatibong tao. Hindi pa gumagalaw o wala pang ginagawa, negatibo na ang sinasabi. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ako yun. At kung siya man yan, sabi mo sa kanya, magbago ka na. Kung ikaw man, magbago ka na. At kung dalawa kayo, kung magbabago na yo, magbabago na mi, sabihin mo. Ang hirap po yung mga taong kabarkada mo na puro negatibo. Hello?
magsisimba ka, umuulan. Pag umaaraw naman, ah, init-init. Wala rin. Kasi lahat, very pessimistic eh. Negatibo lahat sa mga nangyayari sa buhay. Kaya sabihin mo, magbago na tayo. Gusto po ng Diyos na dalhin tayo sa mga bagay na from natural to supernatural. Amen. Yung parang imposible sa tingin natin, pero posible para sa ating Diyos. Amen. Si Helen Keller, isa po itong American author. At siya po ay bulag dahil sa kanyang sakit. At siya po ay tinanong, sabi sa kanya, what would be worse than being born blind? What would be worse than being born blind? At yung kanyang sinagot naman, to have sight without vision. Totoo po yan. Meron yung may matang pangtingin para makakita pero nagbulag-bulagan. Tignan mo yung katabi mo muli. Tignan mo siya. Ikaw ba yun? Hello. Kung tayo man, magbago na tayo. Amen. Ano pa? Hindi lang yung some have no vision, some have lost their vision. Meron sila noon itong pangitain sa buhay po nila, pero they let it go. Binitawan nila. Hello. Dahil siguro sila ay nasaktan, na-hurt sila. O di kaya sila po ay na-discourage sa kung anong dahilan. Pero huwag kang bibigay kung ano man yung nangyayari sa'yo. Di ko natin yung mga mangyari kung kaman itiagdama hanggang bibigay. Huwag mong bibitawan yung pangitain mo sa buhay. Amen. Yung iba kasi pag nahihirapan, sabi nila, at umarap sila ng mga hadlang, hindi lang hadlang, maraming hadlang, sabi nila, ay hindi will ni Lord. Basta pag ang daming mga, sabi niya, pangarap niya sa buhay, dream niya sa buhay niya, pag nakaka-experience lang ng hirap o mga obstacles sa buhay niya, ay hindi will ni Lord. Kaya parang ang prayer niya, Lord, pag may hadlang, hindi mo will. Alam niyo po, tignan niyo po itong mga heroes of faith, ay ang dami po nilang iba't ibang dumaang pagsubok po sa buhay nila. Hello? Kaya tayo rin po ay dumadaan po tayo. Tayo rin po ay pagsubok din po itong dinadaanan natin na ito, COVID. Meron ba yung Alpha na pinangalan niya? Alpha, Beta, Delta, Gamma, ano pa? Lambda. Makapag-ubos na yung lahat ng Greek word na COVID na pinangalan nila, saka lang titigil ni COVID. Nya, Sumba. So ito po mga kapatid, ay ito pong apathy na ito, o unconcern, yung kawalan ng interest, ito po yung pumapatay sa vision na ito. Hello? Halimbawa, meron yung isang na-observe mo na very committed na mag-win souls. Mag-win ng kaluluwa. At talagang nakijoin siya sa process, sa proseso. Nakikikooperate lahat sa mga gawain. Gusto pa nga araw-araw may gawain na. Pero nung siya ay nagkaroon na ng trabaho, biglang nawala. Tingnan mo yung katabi mo kung siya yan. Or na-test lang yung kanyang yung attitude dahil sa kanyang mga kapatiran sa church. Nagkwintuhan sila, nagkantsawan, kunti lang ay talagang wala na. Na-discourage na. Hello? Nawalan na yung vision sa kanya. Yung passion niya na mag-win souls. Very excited na maaga pa na pumupunta sa simbahan dahil key girl pala.
And nung sabi ni girl na, ay hindi naman, nakafocus pa muna ako sa pag-aaral. Di kaya binastid siya. Wala na sa Lord. Tignan mo yung katabi mo kung siya yan. Yung mga binata. Bakit ko sinasabi to eh, matagal na rin po ako sa ministry, mga kabataan. Dumaan din po ako sa kabataan. Ng ano noon na mag-lead sa worship noon. Dahil pala key girl. Nung manligaw key girl, sabi niya, hindi siya type. Naku, nasaktan. Nawala. Meron din naman yung binasted. Naku, hindi na nagpapakita. Hello, sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Mawawala rin yun. Hello? Yung mga binasted, hindi talaga para sa iyo ang mga yun. Hindi siya para sa iyo. Hindi kayo yung tinadhana. Pinagtagpo, pero ano ba yung tama doon? Pero hindi tinadhana. Ano po si, ano ba yung nakita ko si asawa ni Mrs., yung Mrs. Billy Graham. Hindi naman si Billy Graham ang gusto niya eh. Mga magagwapo pa. Pero sabi niya siya, nagpapasalamat pala. Siya, si Billy pala ang yung para sa kanyang maging mister niya. Kaya hindi siya nagsisisi. Hello? Kaya yung mga kabataan din, kung ilang bis man kayong nabusted, huwag kang bibigay. Talagang hindi para sa iyo yun. At least naman, trinay mo. Nakaka-relate naman ako doon, ba't ko sinasabi? Masakit, di ba? Oo naman. Yung mga kabataan, mag-invite tayo ng speaker natin na mga senior sila na magaling mag-speak din about sa pag-ibig. Pag meron tayong gathering ng mga kabataan naman, mas maganda naman para dito sa simbahan natin pag-usapan. Hello? Kasi minsan kasi mahirap, pastor, mag-asawa ako. Ha? Hindi ko pa alam na may boyfriend o girlfriend, mag-asawa na. Para naman at least ma-educate pa tayo about dyan, sa bagay na yan. Amen. Okay, so ito po, yung iba ay sabi nila, no, mag-try silang mag-invite o mag-cell group sila, na-try nila, sabi nila, ang hirap naman. Nag-rigap magayam tag-awis. Nung na-reject lang sila, nasaktan sila. Huwag mong ilagay sa puso mo. Hello? Eh kung talagang at least gumawa ka ng effort, in-invite mo sila. Kung ikaw yung taong ayaw mo yung nare-reject, mas maganda pa, itry mo para ma-overcome mo yung rejection sa buhay mo. Hello? Meron kasi yung mga takot na ma-reject eh. Eh, hindi naman ikaw yung nare-reject eh. Ang nare-reject nila ang Panginoon. Hello? Ako po noon sa negosyo ay talagang ayaw na ayaw ko yung may kumukontra sa akin. Lalo yung mga kabataan ko pa. Tahimik lang naman ako. Pag kinontra ako, suntukin ko. Kapag ang laki-laki, tapos tatakbo ako. E nung pumasok ako sa sales, may nag-mentor sa akin, ginaguide kung ano yung gagawin. Mayroong nag-reject sa akin, sinigawan pa naman ako. Nagulat ako, nag-blast ako eh. Eh, hindi ko naman sabihan, senior na yung nagsumigaw sa akin eh. Attorney pa naman. Eh sabi ko, bibigyan na sana ako doon sa sales direct ceiling that time. Dahil alam ko, may trabaho naman ako. Pero nakita ng aking mentor, sabi niya, talagang ganyan. Daming magre-reject sa'yo, ganitong gawin nila, pero okay lang yan. Tinatapik ako. Tuloy lang tayo. And na-encourage muli ako. So doon pala, at least doon sa mga rejection pala na encounter mo, at least dyan pa, ano, magkakalyo pa. Hello? Meron at meron talagang rejection. Kaya nga sabi niya na at least in 300 na tao na kausapin mo, no lahat yung mga
270 yung magnono, pero yung 30, 30 na tao magsasabi yan ng yes, sila yung bibili. Totoo po. In 3 days lang ay na-promote na ako na maging trainer daw. Kasi na-overcome ko, na-ano ko pa yung quota noon, 30. Nag-times 3 pa na naabutan ko pa yung naka-100 plus ako na nabenta in a day. 10 pesos ang gin mo doon, 1,000 ka agad. First time kong magkaroon ng ganon. Kinikita ko yun noon ng 1 linggo, mga 300 pesos lang. Isang araw, kumita ako ng 1,000. Kaya nag-resign na ako sa trabaho ko nung dati. Pumasok ako sa direct selling. So ito, maganda naman pala. Yung mga experience din natin ay maano rin natin. Meron at merong rejection na mangyayari sa atin. Hello? Kaya po, ay huwag malos sana yung vision ninyo. Ano man yung ma-encounter natin sa buhay. Amen. Dito sana maging matigas yung ulo natin sa vision. Amen. Nasabihan ba kayo ng inyong mga magulang? Magtangkan na ita ulom. Dahil ayaw ka mautusan, tigas ng ulo mo. Totoo na, matigas ang ulo natin, di ba? Pero dito sana sa vision talagang, dito sana maging stubborn tayo sa vision. Kahit anuman darating na obstacle sa atin, tuloy pa rin tayo. Amen. Huwag malos yung vision natin. At yung panghuli po dito yung ay second to the last, yung some have limited vision. Yung iba naman ay limited yung kanilang pangitain. Limitado. Di po ba yung mga may katarak, nakita nyo ba yung mga kakilala nyo, kaibigan may katarak? Di po ba hindi maliwanag yung pagtingin nila? Parang may sumasagabal? Parang may ganun din. Ito pong mga religious leaders, kahit nakakita sila ng mga miracle na ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo, still pa rin na hindi sila maniwala sa Kanya na siya yung Messiah. Kaya po kahit napakarami niyang nagawang mga miracle na iba't ibang imposibleng mga bagay, ay ito po ay medyo nalimitahan po na hindi na siya gumawa ng mga mighty works pa dahil sa kanilang mga unbelief. Hello, nitong mga tao na ito. So ito mga patid, ang simbahan po natin kahit sabihin natin na konti pa tayo. Medyo naging stagnant na nga po tayo 2018, ang akala ko noon at least lalagpas pa tayo sa paangat pa sa 200 plus tayo pataas. Pero ang nangyari doon ay nagbawas, bumaba po tayo. Pero salamat pa naman, makita natin yung big picture, yung nangyayari dito sa church natin, meron pa rin lumalapit, nakikinig sa salita ng Panginoon, nakatutuwa, makikita mo, meron pa rin natatransform yung buhay nila. Amen. Meron sabihin natin na tumalikod sa Panginoon ay siya ay bumalik at muling nagpapagamit sa Panginoon. Nakakaiyak mga ganong na makita mo na marinig mo mga testimonies sa buhay. Amen. Meron yung mga unchurched people na hindi nagsisimba at least nagsisimba na sila. Makita mo sa mga cell groups. Kaya po sabi ko nga, mas gusto ko pa yung mga ibang mga baguhan pa, i-encourage nyo sila na masama doon sa cell group ninyo. Kahit saka na lang, panghuli na lang sa simbahan. Amen. Dahil doon kasi sa cell groups, at least within your group, makilala mo pa ang bawat isa, kung taga saan siya, kung siya man ay single o double, maano mo rin yung kwento sa buhay niya, at least mag-encourage kayo bawat isa. So ito po na makita natin na nandoon sana yung big picture kung ano yun. Alam natin, yung makita natin yung big picture na pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Si Paul Harvey, isa po siyang American radio broadcaster, sabi po niya, a blind man is bound by the limits of his thoughts. Bulag daw ay talagang ano lang, nalilimitahan doon sa kanyang nahawakan. And an ignorant man is bound by the limits of his knowledge. A great man is bound only by the limits of his vision.
Wow. Alam ko na ang Diyos natin ay sinabi natin nga very powerful siya. Our God is a big God. Amen. Gusto ng Diyos na mag-dream pa tayo ng mas higit pa. Gusto ng Diyos na mag-dream pa tayo dito sa church natin. Yung makita natin na gagawin ng Diyos sa church natin, dito sa simbahan natin, at sa trabaho natin. Amen. Ako nga noon, sabi ko doon sa 10 years na pag, first 10 years na pagpastor ko ay, bakit hindi man lang kami dadami? Noong nag-embrace po tayo ng system natin about discipleship, at least na-break natin yung 120 pa, umangat tayo, halos mag-close sa 215 lang yung nakikita kong record noon eh. Magkuklose na tayo sa 200. So ngayon po, yung attendance po natin, hindi naman natin sinasama yung mga bata, nandun lang po yung average natin na sa 143, 145 tayo, 13 years old and above. At alam ko yung irisan, napakalaking barangay ito ng Baguio City. Hello, marami pa tayong i-reach out na mga kaluluwa. Amen. So napakaganda po yung libro ni Cesar Castellano, sabi niya na dream and you will win the world. Amen. So dito po, hindi sana limited yung vision natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi sana limited yung vision mo. Panghuli po dito, there are people with 2020 vision. Meron din yung mga taong 2020 yung vision nila. Ito yung maliwanag na vision. At ito yung nagtutulak sila sa kanila para gumawa ng action sa buhay nila. Amen. Yung iba natutulog, namamahinga, pero sila ay nag-a-accomplish sila ng mga malalaking bagay para sa Diyos. So ito po yung perfect picture na nag-provide ng power, at ito yung nagtutulak sa mga tao. Amen. So in conclusion po, balik tayo doon sa text po natin sa 29:18, itong Proverbs, sabi doon, where there is no vision, the people perish. Saan tayo dito, mga kapatid? Ikaw ba yung no vision? Ikaw ba yung na-loss yung vision? Ikaw ba yung limited ang vision? O itong may 2020 vision. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Huwag niyong sayangin yung buhay niyo, lalo kayong mga kabataan. Ako nga, kinocompute ko na yung ilan pa kayang taon ako mabubuhay. 50 years old na ako. Sabi ko, kung 70 years old, mamamatay ako. Ibig sabihin, 20 years lang, 2 decades lang ang gagamitin ko pa para sa Panginoon. Hindi po natin alam yung buhay. Hindi naman 70 years old lang saka 80 doon mamamatay yung tao. Hindi. Nakikita naman natin kahit anong edad ng tao namamatay, araw-araw may namamatay pa rin. Pero wala ta sana tayong regret pag darating man yung takdang panahon na kamatayan natin. Hello. Kaya encourage you, mga kapatid, na yung nandun sana yung 2020 vision natin. Amen. Para maliwanag sana sa atin bakit ba tayo binubuhay ng Panginoon, para ma-accomplish natin yung pinapagawa niya sa buhay natin. Totoo, at least may gusto tayong maabot, may gusto tayong tapusin sa buhay natin. Pero dapat kasama natin ang Panginoon, dahil kahit saan ka man nandiyan dyan, kahit saan ka man ilagay ng Diyos, gagamitin ka niya kung ikaw ay magpapagamit sa Kanya. Amen. Yung iba po, ang daming mga nawala na sa vision. Na-expose na sila sa danger. Yung iba, makita mo na naka-scatter na sila. They were harassed and helpless. Walang tupa na magpapastol sa kanila. Iba talagang magpiperish sila dahil sa kakulangan ng kaalaman.
Pero ito nga, balik sana tayo sa vision natin. Amen. Ang church, meron tayong vision, meron tayong goal na ginagawa, yung purpose natin. Doon lang po tayo umiikot. Hindi nasasayang yung ginagawa natin. Hindi lang po program-program yan. May purpose bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan. Kung di natin nakikita yung misyon na pinapagawa ng Diyos sa buhay natin, panalangin natin na ang Diyos ay ibalik niya muli yung mga pangitain na nawala sa atin. Amen. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, gagamitin ka ng Diyos. Bawat isa sa atin, huwag mong tingnan yung sarili mo na parang wala kang silbi. Biruin mo sa mga billion na cells na lumabas, ikaw yung nabuo doon sa womb ng iyong nanay. Kaya may purpose ang Panginoon sa iyo, gagamitin ka niya. Gagamitin niya ang bawat isa sa atin. Amen. Ano man yung mga pinagdaanan mo na mga bagay-bagay na parang tingin mo ay parang napakababa na yung value mo. Ang tingin ng Diyos sa iyo ay valuable ka sa Kanya. Amen. Nagamitin ka niya, magpagamit ka lang sa Kanya. Pwede bang kahit sa sandali na habang nagpapaawit sila ay mag-meditate lang tayo, makipag-usap tayo sa Panginoon. Itong misis na yung napakinggan ay ikaw nakakalam sa buhay mo. Ikaw nakakalam sa yung relasyon mo sa Panginoon. Come on, mag-meditate lang tayo habang tayo nakapikit, habang nagpapaawit sila. Kung ikaw man ay nawala yung vision mo, yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, I hope and I pray na maibalik muli. Kung ikaw man yung walang vision, bigyan ka ng Panginoon ng pangitain. Kung yung limited man yung vision mo, bigyan ka ng Panginoon ng 2020 vision para maliwanag sa buhay mo. Hallelujah, thank you. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa buhay na pinahiram mo bawat isa sa amin. Hindi sana ito masasayang. O yung pagdating ng tatlang panahon na mayayos yung dalawang paa namin, ay wala sana kaming regret kundi ginamit namin yung buhay namin para sa iyong ikaluluwalhati. Thank you, Lord Jesus, so God. Thank you, Lord Jesus. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. Father, we love you and we worship you. You deserve all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. Father, we love you and we worship you. Sa kunting minuto lang, makipag-usap tayo sa Panginoon. I-allow natin yung Holy Spirit na mag-work sa ating kalagitnaan. Panginoon, di ko po alam ang bawat isa na nandirito at ikaw ang nakakalam sa kanila, Panginoon. Ayaw mong mag-pierce itong mga
anak mo, Panginoon. At gusto mo po, Panginoon, yung pangitain na binigay mo bawat isa sa amin ay gamitin po namin. Mag-move forward po kami, Panginoon, sa pinapagawa mo bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa tulong na iyong banal na Holy Spirit, O God. Hallelujah, hallelujah. Come on, just allow the Holy Spirit to move in our midst. Thank you, Lord Jesus, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ipuin mo ang bawat isa na nandirito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God. Thank you, Lord Jesus, O God. Salamat, Panginoon, O God. Hallelujah. Ikaw nakakaalam, Panginoon, na naman yung mga dinadaanan namin sa buhay. Pero alam mo na mga bagay-bagay na gusto mo kaming ipadaan sa mga bagay na yan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God. Just allow the Holy Spirit to move in our midst. Hallelujah, hallelujah. Glory. Thank you, Lord Jesus, O God. We worship you, Lord Jesus, O God. Tanog ka ni Daydayaw da kaapo Diyos, O God, iti unos iti panagyag mi Apo. Awan ti sabaling ni Daydayaw minus si kalang Apo Diyos, O God. Kaya't ti Amang ay sumapatuloy nga nangayayat kada tayo. Kastamat iti ayat ni Aputing Jesucristo parabor na nga mada kada tayo. Kaya ti panakikat kadwa ti Espiritu Santo sumanan ti kumuyog kada tayo. Kaya't aming anak ni Apo Diyos kunada iti Amen and amen. So,
Magandang umaga po sa ating lahat, and God bless po. So God bless you po sa mga nasa online po natin. So mag-picture po kayo at isend niyo po sa ating chat box at yung attendance po ninyo. So thank you. That's right. Don't miss an awesome three-day online gathering together with our fellow campus leaders and dear pastors. Surely, this is a place to be to get clear vision and receive the heart of God for our campuses. Hello, campus revolutionaries! Want to know a valuable fact? The nation's much-awaited Campus Leaders Revolution will be happening on August 19 to 21, 2021. Yes, that's right! Don't miss an awesome three-day online gathering together with our fellow campus leaders and dear pastors. Surely, this is a place to be to get clear vision and receive the heart of God for our campuses.